Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Namumugto ang mga mata ni Kukay nang puntahan siya ni Clay sa servant's quarter. Matagal na napatingin lang ito sa kanya habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Maya-maya ay tumabi ito sa kanya. Pasensya ka na kay mama. Sabi nito na ikinagulat niya. Ngumiti siya ng mapakla. Nasanay na ho ako sa pananakit ng mama ninyo, Sir Clay. Huminga ito ng malalim. Nagkasagutan kami kanina. Sabi ko na kasi kanina sa kanya pagdating niya na nagkatrangkaso ka. Hindi ko inaasahan na papasukin ka pala niya sa kwarto. Siya mismo ang nagsabi sa akin na isinampal daw niya ang hawak niyang cellphone sa'yo. Sabi ko, sana naman ay bigyan ka niya ng konsiderasyon dahil kagagaling mo lang sa sakit. Huwag niyo ho akong alalahanin, Sir Clay. Okay lang ho ako. No, you're not. Kinausap ko na si Risa. Dapat ay mamayang tanghali siya pupunta sa bahay ni Kuya Steve para samahan ng katulong sa pagbabantay kay Ina, yung anak ni na Kuya Steve at Ate Sheena. Pupunta sa Baguio ang mag-asawa mamayang gabi. Baka abutin sila ng mahigit isang linggo roon dahil na-ospital yung kapatid ni Ate Sheena. Pero sa halip na si Risa, ikaw na lang ang dadalhin ko roon. Gusto muna kitang ilayo kay mama. Maraming salamat ho, Sir Clay, sabi niya. Sa katuwaan ay hindi na napigilan ang sarili nang bigla niyang yakapin ito. Natigilan ito pero tinigo nito ang yakap niya. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakasakay si Kukay sa magarang SUV ni Clay. Nang paandarin nito iyon at makalabas sila ng gate ng mansion, pakiramdam niya ay nakalaya siya mula sa isang hawla. Banayad lang ang pagpapatakbo nito na tila hindi nagmamadali at tila sinadya para matagal silang magkasama sa loob ng kotse. Well, wish mo lang ambisyosa, sabi niya sa sarili. Nagulat siya dahil paglabas sila ng subdivision, inihinto nito ang kotse sa di kalayuan sa labas ng gate, sa harap ng isang sosyal na pizza parlor. Magmerienda muna tayo bago kita ihatid kina Kuya Steve, Kukay, sabi nito nang lumingon sa kanya. Sige po, sir. Inalalayan pa siya nito pagbaba ng kotse. Pagpasok nito sa loob ng establishmento, inakay siya nito patungo sa isang pandalawahang mesa roon. Ito nang umorder ng pizza at pasta. Pareho silang ganado sa pagkain ng isilbi ang order nila. Kumain ka ng marami para makabawi ka sa pagkakasakit mo, sabi ni Clay, saka tumawa. Pero dahan-dahan lang naman at baka mabilaukan ka riyan. Natawa rin siya. Ayan, lalo ka pala gumaganda kapag nakangiti ka. Sana lagi ka nalang nakangiti. Pagkatapos kumain ay bumiyahe na sila patungo sa bahay ng kapatid nito. Sir, alam mo ba ni na Ma'am Sheena at Sir Steve na ako ang papalit kay Risa? Tumango ito. Itinawag ko na sa kanila habang hinihintay kitang magbihes. Wala ka namang poproblemahin sa mag-asawang yon. Ilang beses mo nang nakaharap si Kuya, pero hindi ka naman niya pinakitaan ng masama, di ba? Kami lang naman ni Mama ang bad guys. Ngumiti ito ng mapakla pagkasabi niyon. Ngumiti rin siya at piniling huwag nang magkomento sa huling sinabi nito. Wala po akong masasabi kay Sir Steve. Mabait silang mag-asawa, kaya swerte si Ina na kina Kuya Steve at Sheena siya napunta. Bahagyang naguhuluhan siya sa sinabi nito. Anong ibig niyong sabihin na sa kanila napunta si Ina? Hindi nila tunay na anak si Ina. May diferensya sa matres si Ate Sheena, kaya hindi sila magkaanak. 10 taon na silang mag-asawa ni Kuya Steve nang magpasuri sila sa espesyalista at natuklasang may depresya nga si Ate Sheena. Nag-decide silang mag-adopt. 7 years old na si Ina nang ampunin nila. 11 na siya ngayon. Minsan ko lang ho nakita si Ina noong birthday ni Senyora. Napakagalang at napakagandang bata niya. Bibo pa, may pasok kasi siya kaya hindi pwedeng isama niya na Kuya. Sa labas ng bahay ay nakaabang na ang kanilang mag-ina. Tito! Mababakas ang kasiyahan sa mukha ni Ina nang salubungin ng yakap ang tiyuhin. How are you, young lady? I'm okay, old man. Kinurot ni Clay sa pisngi ang pamangkin. Pilya ka talaga. Hinarap ni Sheena si Kukay. Tara na sa loob at mainit dito sa labas. Nag-grocery lang si Steve para sa pagkain ninyong maiiwan dito. Dumiretso sila sa sala.
Nagsilbi agad ng merienda ang kawaksing si Aling Uday. Tikman mo yung halayang ube. Kukay, paborito ni Ina yan, kaya palagi ako nagluluto ng ganyan. Sabi ni Aling Uday. Naglagay siya ng ube sa paladito. Masarap nga po, Aling Uday. Sabi niya na tuwang-tuwa sa friendliness ng kawaksi. Ibang-iba ang atmosphere doon kumpara sa mansyon ni Doña Violeta. Mahilig talaga magluto ng minatamis si Aling Uday, sabi ni Sheena. Kaya ganyan ang katawan niyan eh. Napakamot sa bilbil si Aling Uday. Si Ma'am naman, ito na namang kaseksihan kong nakita niyo. Ate Kukay, marunong ka bang mag-drawing? Tanong ni Ina. Nakagandong ito kay Clay. Ha? Naku, hindi eh. Parehong kaliwa ang kamay ko pagdating sa ganyan. Ay, ipapakita ko na lang sa'yo mamaya yung drawings ko na dolls. Pwede kayo mag-drawing ni Ate Kukay mo bukas dahil Sunday. Pero pag may pasok, maaga kang matulog ha? Yes, Mommy. Huwag mo na lang masyadong papagurin si Ate Kukay dahil kagagaling lang niya sa sakit. Sabi naman ni Clay. Opo, Tito Clay. Good girl. Lihim na napangiti si Kukay. Simpleng pagpapakita ng concern mula kay Clay ay halos matunaw ang puso niya sa galak. Bakit kailangang dito pa ako sa guest room matulog, ma'am? Tanong ni Kukay nang samahan siya ni Sheena sa silid na iyon. Wala namang problema. Wala naman kaming inaasahan na bisita kaya pwede mong gamitin ito. Nakakahiya naman po. Pwede naman po akong makishare kay Aling Uday. Single bed lang ang gamit niya sa maid's room. Saka okay lang talaga na dito ka na para naman makapag-relax ka ng konti. Alam ko kung gaano kasikip ang silid na pinagsasaluhan ninyo ng mga katulong niyan. Makabawi-bawi ang katawan mo. Maraming salamat po, Ma'am Sheena. Ang bait-bait niyo ho. Hindi napigilang pahiyag niya. Ngumiti ito. Natutuwa ako na okay na ang treatment ni Clay sa'yo, Kukay. Mukhang lumipas na ang galit niya. Hindi katulad nung una. Siguro ay nakapag-isip-isip na rin siya. Hindi mo naman kasi siya masisisi dahil masyado silang close si Marco. Napansin yata nito ang biglang pagbabago ng ekspresyon niya. Uy, pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang... Ay, okay lang po ma'am. Huwag niyo akong alalahanin. Para lang ho kasing hindi na ako sanay na naririnig ang pangalan ni Marco. Pinilit niya gumiti. Tungkol kay Sir Clay, kahit papaano ay naaawa rin ho siguro siya sakin. Hindi naman kasi talaga salbahe si Clay. Si Mama talaga ang medyo ibang ugali. Suplada at matapobre siya mula pa noon. At kung anong sinabi niya, gusto niya ay iyon ang masusunod. Kalaban ang turing niya sa'yo kapag sinuway mong anumang naisin niya. Uy ha, grabe din ang dinanas ko sa kanya noon. Lantaran ang pagpapakita niya na ayaw niya sa akin noon. Mahirap na pamilya lang ang pinagmulan ko. Kung hindi ako naging scholar sa UP Baguio, hindi ako makakagraduate ng college. Pero ipinaglaban ako ni Steve sa mama niya. Taon ang binilang bago naging maayos ang pakikitungo ni mama sa akin. Ganun po ba? Yung girlfriend ni Sir Clay na si Ma'am Claire, malamang gusto ni Senyora Violeta iyon. Best friend kasi ni mama ang ina ni Claire. Saka syempre, rich sila kaya talagang boto si mama sa kanya. Siya ang gusto ni mama na maging manugang kay Clay. Ganun po ba? Hindi niya alam pero biglang may kumuhit na pait sa lalamunan niya ng mga sandaling iyon. Ikaw nang bahala kay Ina Kukay ha? Pag-iiba ni Sheena ng usapan. Hindi namin siya pwedeng isama sa Baguio dahil ayokong umabsent siya sa school. Nasa ICU kasi ang panganay na kapatid ko. Seryoso ang lagay niya eh. Matandang dalaga iyon at katulong lang ang kasama sa bahay. Huwag po kayo mag-alala ma'am, hindi ko po pababayaan si Ina. Salamat Kukay. Anong reaksyon ni mama nang sabihin mong dadalhin mo dito si Kukay? Tanong ng Kuya Steve ni Clay. Nagalit syempre, bakit daw parang ipagtatanggol ko na ngayon si Kukay? Sagot ni Clay. Kuya, kahit aminado ako na nagpabulag ako sa galit at pagluluksa ko noon, sobrang ng pananakit ni mama kay Kukay. Ikinuwento niya rito ang tungkol sa pagkakasakit ni Kukay at ang pananakit ng kanilang ina rito. Pinag-iisipan ko nga kanina na kapagbalik kayo ni Ate Sheena from Baguio, hindi ko na lang siguro papabalikin si Kukay sa bahay. Tutal, ako naman ang pumayag sa kalokohang ito. Ha? Grabing sakripisyo ng ginawa ni Kukay. Simpleng paliwanag niya. Bago ko siya ihatid sa kanila, bibigyan ko siya ng pera. Lahat ng buwang ipinagsilbi niya sa bahay, tutumbasan ko iyon ng tripleng sahod na dapat ay nakuha niya sa paninilbihan doon. She deserves every single cent of it. Tinitigan siya nito ng matagal. Clay, I smell something fishy.
Nakataas ang isang kilay na sabi nito, "May dapat ka bang ipagtapat sa akin?" "Ha?" Napakunot noo siya. "Ipagtapat na ano? Tungkol kay Kukay. What about her? Napansin ko kasi kanina na mukhang kakaiba ang titig mo sa kanya." Umungol siya. "Basta, parang iba eh." Napapailing na sabi nito. "Mali ba ako kapag sinabi kong siya naman ang nagtaas ng kilay rito? Sinabi mong ano? Na nahuhulog ng loob mo sa kanya?" Napipis siya at hindi agad nakasagot. Paano ba niya aaminin iyon sa kanyang kapatid? It was too fast. A few days ago, nang makita niyang ibang itsura ni Kukay. Pagkatapos ay bigla na lang itong hinimatay sa harap niya. Grabe ang pag-aalala niya. Labis ang kanyang pagkataranta. Nang patulugin niya ito sa kwarto niya, lihim niya itong pinagmasdan at nakita niya kung gaano ito kakomportable sa kama niya. Yes, she was beautiful at magandang hubog ng katawan kahit sa suot na maid's uniform. Well, untag ng kapatid niya sa kanya. "Hindi mo ba sasagutin ang tanong ko?" Umungol uli siya. "Puro kakalokohan. Kailan naman ako naging maloko? Clay, kung iniisip mo na dahil mahirap at salat sa pinag-aralan si Kukay ay hindi na siya nababagay sa'yo, sinasabi ko sa'yo na hindi nang basihan. Kung iyong tungkol naman sa kaso ng tatay niya?" Napahimas ito sa baba. Talagang medyo awkward ang sitwasyon. Si Kukay ang naging dahilan ng pagkamatay ng pamangkin natin. Pero hindi niya kasalanan yon, Clay. Hindi niya dapat pagdusahan yon. Ang tatay niya na nagtanggol lang sa sarili at sa puri ng anak niya, nakakulong na at pinagdudusahan na ang ginagawa niya. Hindi na dapat madagdagan pa mga miserableng characters sa istoryang ito. Napabugas siya ng hangin. "Masyadong malikot ang imahinasyon mo, kuya. Ang dapat sa'yo, magsulat ng romance novel." Ngumiti ito ng makahulugan. "Think about it, bro. Pwedeng nahuhulog na ang loob mo kay Kukay. Humaari ding awa lamang ang nararamdaman mo para sa kanya. Ikaw lang ang makakasagot dyan. Ano't anuman, nandito lang ako handang sumuporta sa'yo." Matagal bago niya muling naibuka ang bibig. "This is not right, Kuya Steve." "You mean, ang nararamdaman mo para kay Kukay?" Atubili ang pagtango niya. Mukhang nabuko na rin siya. Ano pang silbi na patuloy mag-deny siya? "He was attracted to Kukay." "Dahil katulong siya? Dahil mahirap ang pamilyang pinagmula niya?" Hindi siya nakakibo. "Clay, ang sabi noon ni Mama sa akin, hindi si Sheena ang nababagay sa akin dahil magkaiba kami ng estado sa buhay. But I love her so much at alam kong hindi ako magiging masaya kung hindi siya ang makakasama ko sa buhay, kaya ipinaglaban ko siya." Napahugot siya ng malalim na hininga. "Honestly, pati ako ay naguguluhan sa nararamdaman ko, kuya. I'm absolutely sure na hindi ako in love sa kanya. Attracted, perhaps. Pero nang makita kong dumugo ang labi niya sa kagagawan ni Mama, halos bulyawan ko na si Mama sa galit at nasasaktan ako para kay Kukay dahil sa pananakit sa kanya ni Mama. That, my brother, is love. Trust me." Hindi siya nakakibo. Mahal nga ba niya si Kukay? Hindi ba awa lang ang nararamdaman niya para sa dalaga? O gaya ng pamangkin niyang si Marco? Naakit na rin siya sa kagandahan ng dalaga? Naputol ang pagbubulay-bulay niya nang tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa. Napangiwi siya nang makita ang caller ID. "Si Mama?" Hula ni Steve. "Si Claire," sabi niya. Tumayo na ito. "Pupuntahan ko muna si Ina." Sinagot na niya ang tawag ng kasintahan. "Naririto ako sa bahay niyo at sabi sa akin ni Mama Violeta na dinalam raw ang lecheng katulong niyan dyan sa bahay ni Kuya Steve." Nang gagalaiting sabi nito. "Watch your mouth, Claire," aniya sa tinig na nagpipikil ng galit. "Magsasalita ako ng kahit ano sa babaeng iyon. Ano bang pinagagawa mo sa buhay mo? Bakit ba nag-aaksya ka ng oras dyan sa katulong na yan? Dapat ay nasa office ka ngayon, di ba?" "Pupunta sa Baguio sina Kuya Steve at Ate Sheena mamayang hapon kaya sinamahan ko muna sila rito." "Anong ginagawa ni Mando? Bakit hindi siyang utusan mo maghatid sa peste ang babaeng yan?" "Listen, Claire, huwag mo nang palakihin ang isyong ito, okay? Tanungin mo si Mama kung anong ginawa niya kay Kukay na naging rason para ilayo ko pansamantala si Kukay dyan. At ngayon ay ipinagtatanggol mo ang katulong na yan? Ganoon ba?" "My God, Clay! Hindi ka man lang ba nandidiri sa sarili mo na pinagbubuhusan mo ng atensyon ang babaeng yan?" Hindi na niya nakayanan pa ang pang-insulto ni Claire. Pinundit niya ang end call button sa kanyang cellphone at saka ini-off iyon. "Tara sa room ko, Ate Kukay."
Yaya sa kanya ni Ina pag alis ng mga magulang nito. Mag-drawing tayo. Malaki ang kwarto ni Ina. Nagkalat ang mga manika sa bawat sulok doon. Eto po yung drawings ko, ate. Pagmamalaki nito habang iniisa-isa ang mga drawings na ipinapakita sa kanya. Wow, ang gaganda naman niyan. Sambit niya. Ang galing mong mag-draw ng brats, ah. Ito, kamukhang-kamukha ni Chloe, oh. Tapos ito si Yasmin. Ang ganda. Thanks. Suggest ka kung anong gusto mong i-draw ko. Teka. Mabuti pa, mag-drawing ka ng magandang house na maraming flowers at halaman sa paligid. Kayang-kaya ko yun. Iyon bang magiging house natin kasama sinang mommy at daddy? Saka si Nana Uday? Oo naman. Saka si Tito Clay? Siyempre. Ay, saka pala si Lola? Biglawang siyang napangiwi. Oh, bakit ayaw mo kay Lola? Ha? Gusto siyempre. Anghel ang Lola mo eh. Inumpisahan na nito ang pagguhit habang tahimik lang siyang nanonood. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Saka pumasok sa loob si Clay. Pagkakita rito ay parang sumaya siya bigla. Sinupil niya ang kanyang damdamin. Hi girls! Bati nito at lumapit sa kinaroroon na ni Ina. What's that? Tito Clay? House po. Nice. Sige, ipagpatuloy mo lang yan at kakausapin ko lang sandali si Ate Kukay, okay? Sure, Tito. Nilapitan siya nito at saka ni Yaya palabas ng kwarto. Dinala siya nito sa Teresa. Inukupan nila ang makatapat na upuan doon. Nakonsyos siya nang matagpo ang titig na titig si Clay sa kanya. Masiya ka ba rito, Kukay? Banayad na tanong nito. Tumango agad siya. Peaceful kasi rito. Huminga ito ng malalim. Pasensya ka na kung hindi mo naramdaman iyon minsan sa bahay namin. Siguro ay ito na ang tamang pagkakataon para humingi ako ng tawad sa mga nagawa namin ni Mama sa'yo. Sorry, Kukay. Napatungo siya. Sa paghingi ng tawad ay bahagya niyang naramdaman ang pagluwag ng kanyang dimdib. Hindi ko naman kayo masisisi, sir, eh. Nauunawaan kong damdamin niyo, lalo ni Senyora. Kaya nga ho, nagtitiis na lang ako. Pues, ngayon ay hindi mo na kailangang magtiis. Nagkausap kami ni Kuya Steve tungkol sa mga bagay-bagay. Na-realize ko na tama ang matagal na niyang sinasabi sa akin. Walang may gusto sa nangyari. Ayokong sisihin si Marco dahil wala na rin namang mangyayari. Pinagdurusahan na ng tatay mo ang nagawa niya. Wala nang sense na ipagpatuloy ko ang pagkamuhi sa inyong mag-ama. Realizing that, mas mabigat ang dibdib ko ngayon ng lahat. Napangiti na siya. Salamat sa pagtulong niyo sa akin noong magkasakit ako, sir. At salamat ulit sa pagtutulong niyo sa akin sa kwarto ninyo. Buti hindi kayo ginalis pag alis ko roon. Tumawa siya. Salamat din ho sa pagdadala niyo sa akin dito. Napakabait din na Ma'am Sheena at Sir Steve. Nag-e-enjoy rin akong kasama si Ina. Ngumiti ito. Lagyan mo nga pala ng gamot ang sugat mo bago ka matulog mamaya. Bili nito, sabay dukot sa bulsa ng maong nito. Ointment na nasa tube ang iniabot nito sa kanya. Ayan, binili ko sa drugstore. Ipahid mo lang sa sugat mo. Salamat. Na-touch na wika niya. Simula ngayon, sana'y ituring mo na akong kaibigan, Kukay. Sawa na ako sa pagiging bad guy. Ayaw mo ba? Hindi niya napigilan ng sarili. Sa tindi ng emosyon ay napaiyak siya. Nataranta ito. Napalapit ito sa kinuupuan niya at napahawak sa kanyang balikat. Kukay, may nasabi ba akong hindi maganda? Umiling siya. Wala sir, napapaiyak lang ako dahil hindi na talaga kayo galit sa akin. Na-relax na ito. Hindi na ito nagtagal doon at nagpaalam na. May inaabot pa itong pera sa kanya. Kunin mo yan para may panggastos ka. Natigilan siya sa makapal na 5,600 hawak nito. Ang laki naman yata ho niyan. 5,000 lang yan, para kapag naisipan ni Naina at Aling Uday na mamasyal sa mall, at least may sarili kang panggastos. Salamat po. Sabi niya at saka ibinulsa ang pera. Hindi talaga niya balak tanggihan iyon. Tatawag ako lagi rito. Minsan ay dadaan din ako pagkagaling ko sa opisina. Sabi nito sa kanya nang ihatid niya na ito palabas ng gate. Sige po, Sir Clay. Teka, kung magkaibigan na tayo, dapat wala ng Sir Clay, diba? Ho? Clay na lang para mas komportable. Natigilan pa rin siya habang sinusundan ang papalayong kotse nito. May bigla ang pagbabago ng ihip ng hangin. At least sa parte ni Clay. Magkaibigan, yan ang proposal ng binata sa dalaga. Para lang ba makabawi sila sa ipinakitang kasamaan kay Kukay?
Magpapatuloy na ba ang bagong buhay kay Kukay? May puwang na ba ang pagpapatawad at pag-ibig sa binata? Anong naghihintay na dapat ninyong abangan?